Ay. So product. Product 1 na lang nag-ilagay natin. Ay, product 1. Ang price niya ay 500. So kung dalawa, yung product na kukuha natin, ilan yung subtotal? 1,000. Ay. Ngayon, ito ang problema dyan. No, kung isasama natin yung total price saka yung payment saka yung change, okay, mag-o-overlaps na yung transaction nyo. Pagdating sa report, doble-doble na yan. Kasi kung isang transaction number, for example, TR001, pero magkaibang, so kunyari, 5 yung kinuha niya, or 3. Lagyan natin. So product 1, 2, 3. Okay, so ito ay 250 to 300. Ito isa. Okay. Ito ilan? So 250 pa rin. Ito 600. Okay, so dapat ilan yung total price dito? 1,850 dapat. Eh kung 1,850 yan, tapos tatlong isang row lang ginawa nyo, so mag-o-overlap yan kasi tatlo yung 1,850 nyo, which is isang transaction lang naman to, di ba? Okay, so ganun din yung payment, ganun din yung change. Kaya ang gagawin natin pagdating sa resibo, bubukod natin yan. So ito yung transaction, okay, ito yung transaction product. So, tawagin na lang natin siya as transaction product kasi lahat ng product sa transaction ay nakinuha, dito natin ilalagay. Kung meron tayong transaction na TR001, so ang total na binayaran magkano? 1,850. Okay? So, for example, nagbayad tayo ng 2,000. Magkano yung sukli? 1,50 ang sukli. Okay? So, ngayon, pagdating sa resibo, kung tatlo to, ayan. So, product 1. Ayan lang. Okay? Para pagdating sa transaction 002, okay? Kung 2,000 na yung total price, 2,000 din yung binayaran. So, walang sukli. Okay. So, dito na yan. Papasok. Okay. Kung ilan din yung transaction 02 na product na kinuha, so, ganun din lang din yung dito. Okay. So, magtatali na yan. So, ito lang yung kukumpitin natin sa report. Si total price lang. Para makuha mo yung net gross. Okay. Ngayon, sir, paano po yun? Paano yung sabay-sabay yung pag-save? Okay, so, gagamit tayo ng loops guide. Okay, for example, 5 yung or 3 yung product na kinuha, more than 1. Di ba yung pag-save natin, pa isa-isa lang? So, paano kapag sabay-sabay natin isa-save ng 3? Okay, so, yung gagawin natin. So, gawa muna tayo ng table. Okay, syempre, ilagay natin ng product ID. So, and voucher na lang para save. Okay. So, product. And voucher na lang. Okay. So, huwag na tayo maglagay ng details. Mabilisan na lang naman to. Okay. Sa presyo, ano yung data type na ilalagay natin? Pag pertaining tayo sa price. Integer. Paano kapag may decimal? May butal. Okay. So, lagay natin decimal. 17, whole number, 2, decimal place. So, yun lang naman yung kinukuha natin dyan. Ay, ano pa? Yan na lang muna. Tatlo na lang. So, lagay natin dito as product. Yan. Okay. Ngayon, kung sa inyo, kailangan kumpitin yung costing, kung ano yung magkano yung costing ng product for each product, ilagay nyo. Then, syempre, magkano yung markup nyo.
Kunyari, kung ang costing nyo ay 40 pesos, eh, magkano magiging initial, magiging price mo doon? Kung ang markup mo ay 200%, Rohan, 40 pesos. Kung ang markup mo 200%, magkano na? So, costing mo 40, ha? At dito na lang tayo sa ano. So, 40 ang costing natin. So, 200% na yung imamarkup natin. Ano yung 100% ng 40? 40. Kung 200%, 80 pesos. 80 pesos yung magiging markup natin. So, ito yung magiging price natin dyan. Okay? Ngayon, syempre, paano makukompute yung net gross or net income mo? Syempre, yung costing, maminus mo yung 80. So, magiging 40 rin yung net income mo. So, yun yung total mo para makita mo na kumikita yung POS, yung sa system natin. Okay? So, din na natin nalagay yun, ha? So, sipunin natin. Then, lagay na rin tayo ng transaction table. So, kailangan ng TR number. So, end bar chart na lang din natin. So, total quantity. Pag total quantity, ano yung nalagay natin data type? Quantity. Bilang. Ano po? Integer. Kasi whole number lang naman. Eh, maliban na lang kung ang kina-quantity nyo ay by kilos, no? So, pwede yun. Ni total price. Siyempre, decimal to. Sunod, payment. So, decimal na lang din na, decimal din to. Then, change. So, decimal din. So, ito yung transaction natin. Okay? So, gawa pa tayo isa. So, dito, lalagay natin yung TR din. Okay? Then, yung product ID. Okay? Yung product name. Quantity. So, integer natin. Subtotal. Subtotal decimal natin. Okay. So, product transaction. Okay. So, gawa muna tayo ng connection. Okay. Anong unang gagawin natin? Para matawag natin yung library ni SQL. So, import system dot data so lagay na rin natin yung mga connection natin. Reader. Okay. So, next, lagay natin yung connection natin. So, try muna natin. Try catch. So, if SQL con that state equals to SQL con that connection state. Okay, tignan natin. Connection state dot open then close natin para ma-refresh. Okay. Then saka natin lagyan ng connection string con dot connection string
equals to server sunod. Ah, trusted connection muna tayo. Then saan natin open? Eh, pag hindi daw, so lagay tayo ng error in connection. Yan. Okay. So lagyan natin yung data grid natin ng product. So for example, ito yung product natin na data grid. So mas safe, tanggalin nyo itong mga ito ha, para hindi na na-edit girl. PID product. Price, ano pa yun? And, okay na yan, tatlo lang pala yan. So, ito, nalagay natin ng quantity subtotal. Okay. So, lagyan na rin natin ng mga text box mamaya, pero lagyan na rin natin, text box. Total, quantity, total price, ah, payment na, no? Tama? Then change. Okay. So, lagyan na rin tayo ng payment. Ah, botod pala. Sorry. Payment. Okay.
So, read muna natin lahat ng product natin dito. So, di na ako dumaan ng login. No? Diretso na tayo dito. Okay? So, lagay tayo ng... Paano tayo magre-read? Sub, read, product. So, gawa muna tayo ng stored procedure. Okay? Kasi kung didiretso natin ang code dyan, lahat. So, ang haba ng code dyan sa form load. Kaya gumagawa tayo ng stored procedure. So, wala pa pala tayong ano, no? So, dim str string. Okay? So, ito yung lagay natin ng query. So, str is equals to select asterisk from ano yung pangalan ng table natin? So, product table. Kung ngayon, kung gusto nyo naka-order by yan, order by product ID. So, pwede naman. Para sunod-sunod siya. Okay? So, lagay na pala natin laman to. So, one. Bigyan nyo nga ako ng mga prong product. Ha? Jollibee? Sige, pwede natin, chicken wings. Lagay natin, 180. 02. Yan. So, tatlo na lang muna. Yan. Eh, so ito na yung query natin. Ngayon, pag kiniran natin yan, syempre, naku-order ba yan by... So, execute lang natin to. Order by... Yan. Eh, so paano i-execute ni... Ni Visual Studio yung query natin na yan. Gagamit tayo ng CMD as new SQL client dot command. Ngayon, ano yung gagawin ni CMD? Syempre, ito, yung str natin. So, str using SQL connection. Okay? So, dahil magbabasa tayo ng laman, okay? So, clear po pala natin to. Great. 1.rows.clear. Okay? Para hindi nagdodoble. Okay? So, dahil magbabasa tayo, kailangan natin ng dr. So, dr is equals to cmd.executeReader. So, habang binabasa daw ni dr, yung laman ng table mo, ilalagay niya kay data grid view. So, ano ilalagay niya? Yung mga column name natin. So, PID, DR, as product. Then, yung eh. Ngayon, ito yung makapag-establish ng panibagong connection kung nakabukas yan. DR.close. Close. Then, CMD.dispose. Okay, so yung sa procedure natin, tawagin natin kay form load. Para pag open pa lang ni form, so lalabas yun na agad to. Yan. Okay, so ngayon ang gagawin natin, pag dinouble click natin yung for example, yung chicken wings. Okay, yung double click natin, dapat ma-add to cart siya dito. So, ito yung cart natin. Dapat may ipon siya dito. Kasama na yung subtotal. Okay? So, try natin. Balik tayo yung designer. Double click natin to. Okay? So, kayo ba ala kung
sell content click lang, ibig sabihin, isang click lang yon. Pero pwede naman double click. Sell content double click. Okay? So, lagay lang kayo ng bibilang ng current row natin. So, dim I as integer equals data grid view 1 dot current row dot index. Okay? So, lagay natin. Check muna natin kung may laman ba muna ito, yung data grid view, yung data grid view natin, yung add to cart. Okay. So, una pa lang, syempre, wala pa na laman. So, if data grid view 2 that throws that count equal to 0. So, kung wala pa, syempre, lagay natin ng laman. So, data grid view 2 that rows that add. So, ano yung lalagay natin? Okay? Siyempre, yung current row natin sa data grid view 1. Okay? So, sunod-sunod lang, bilang lang tayo, 0, 1, 2. So, ilalagay natin 0, 1, 2. Okay? So, na yan. That items 0 that I value comma okay, so check muna natin. Okay. So lumabas na siya. Okay, pero wala pa tayong quantity and subtotal. Okay, paano natin kukunin yung quantity muna? Okay. So lagyan muna natin ng default dim quantity as integer equals to 1. Okay, so ito lang lagay natin dito. So, quantity. Okay? Then, yung subtotal ay ano yung bilang ni price? 0, 1, 2. Okay? So, lagay na rin dito tayo dito. So, name price as decimal okay, equals to yan. Ngayon, kung nagkakaroon kayo ng error dyan, pwede nyo siya convert ng decimal. Yan. So, then price na lang ilagay natin dito. So, add that. Price times quantity. So, dahil initial pa lang naman yun, pwede naman siguro price na lang muna. Yan. Okay? Burger steak. Okay? So, hindi na siya gagana kasi ang tanong lang naman natin, eto. Okay, so ngayon get to gagawin natin. Kailangan i-check muna natin lahat ng laman nito. Kasi paano kapag may kaparehas na? Diba? For example, ay may chicken wings na siya nilagay. Okay, so chicken wings ulit. So dapat ano mangyayari? Magiging 2. Tapos ito magiging 360. So ganyan gagawin natin. Okay. So dito, lagay natin else okay. So for each x, so yung variable natin, tawagin natin siyang x as data grid view row
in data grid view to that rows. Okay? So, ang gagawin natin, same product number. So, ano yung product number natin? Si 0. Okay? So, palagay natin, if x.sales 0, that value. So, ano yung x.sales 0? Ito po yun. Okay? So, hahanapin niya, mag-loop siya dyan ng PID. Okay? Kung may kaparehas na, so, ipifilter natin. It's equals to data grid view 1 that item i 0 pala 0 i that value. Okay, then saka natin gawin magpa-plus tayo dito. Okay, so ngayon bibilangin ulit natin si data grid view 2. Okay, 0 1 2 3 pangatlong column. Okay? So, lagay natin x.sales 3 that value is equals to x.sales 3 that value plus 1. Okay? Ngayon, paano naman yung subtotal? Okay, check muna natin. Okay, chicken wings. Then, chicken wings natin ulit. Nag-2 ba? Tama ba? Nag-2? Pero yung subtotal hindi pa. Siyempre, lagyan na lang natin dito yung subtotal. Siyempre, susunod siya doon. So, x.sales 4 that value is equals to ano yung value ni price? 0, 1, 2. Sana yun? So, x.sales 2 that value times natin kay dito. So, para hindi na tayo mahirapan, times na lang natin. Okay, chicken wings. Chicken wings. Naging 360 ba? Plus 180 ulit. Tama ba yung subtotal? Okay. So, ngayon naman, paano kapag iba naman? Okay, syempre. Dito natin ilalagay. Else. Kukopay lang natin. Okay. So, nag-2 siya. Bakit? Ganito na lang gawin natin. Wait lang. So, na ba yung next natin? Tanggalin natin ng else. Okay na?
So ulit, check natin. So, isang chicken wings, isang burger steak, isang pasta. Ay, pag dinalawa natin yung pasta, so 200, then maging 300 na siya. Okay? So ngayon naman, paano naman natin isa subtotal to? Okay? So try natin. So, gawa, para hindi masyadong mahaba, gawa na lang tayo dito. Sub, okay. Total quantity. Or quantity. Grid, data grid, view 2, that rows, and so, anong text box ba yun? Text box 1, ay hindi, dapat pala may transaction number tayo dito. Sige, text box 1 na lang muna. So, text box 1 that text class equal to x that sales ano yung quantity natin? 0, 1, 2, 3. 3 that value. Then, lagyan natin ay total quantity. Dito, send total quantity rin din sa lahat. Total quantity. Then, din sa taas. Try natin. That so, lagyan natin ang value. Ano ba yung 3 natin? 0, 1, 2,
crowd. Nice one. You two, that's dapat sulit. To that rose I three. To string, and that the string. Uy, ang aga mo. Ano nga isa mo? Ayun, sa bahay pa. Ano nangyari? Plus equal. Pero okay na siya.
Ulo ako eh. Saan ako eh? Sa kabilo. Dudoble naman. Last equal. Ito na nga lang gawin natin. Name, quantity, subukurin na lang natin siya. Ito yung nagdodoble-doble. Common long. Normal na colors.
A. So binukod nilang natin, no? Nilagay nilang naglagay nilang tayo ng value holder ng quantity as integer. Tapos sinama nilang natin lahat. Saka natin nilagay dun sa text box. So ganoon lang din gagawin natin kay subtotal. So lagay natin total price. Okay. So price na lang to as decimal, then price. So 4, adjust natin ng isa, then price and string text box to. Di pa natin tinawag pala. So, total price muna tayo. Total price. Eh, tama ba? 180 plus 200. Plus 150. Tama? 530? Eh? 680. Okay. Lagawa muna tayo ng transaction number. Siyempre, dapat yung transaction number nyo, ano yan ha? Auto number dapat yan. Eh? So, payment. Paano natin gagawin sa payment? Paano tayo mag-compute? Pag-payment. So, two-way, pwedeng naka-validate. Okay? So, validate lang natin. Eh, kasi pag text change yan, every stroke mo ng keyboard yan, kung tatype mo yung 500, magma-minus ng magma-minus agad yan. Kaya hindi dapat text change yung gagamitin natin. So, pwede validate. Eh, para matapos mo na agad yung tinatype mo, for example, 500, eh, pag tinab mo o nilipat mo sa ibang text box, saka lang siya mag-execute. So, yun po yung si validate. So, dim, ay total quantity mo ay total price pala muna tayo as decimal. Eh, saan manggagaling yung total price natin? Anong text box? So text box 2. So lalagay natin. So pwede natin convert muna CDEC. So text box 2 that text. Ano ibig sabihin ng CDEC? Eh, kasi pwede naman ganito, convert that to decimal. Eh, pero ang shorten niyan, CDEC. Eh, so dim payment eh as decimal. So manggagaling yung payment natin kay text box 3. So ganun din. Then, name change as decimal. So, wala pa. Abang mo lang natin yan. Okay, kasi magkukompute pa lang tayo. Paano nagkukompute ng change? It's equals to? Paano? T price ba minus payment? Ano po? Payment, siyempre, minus price. Ah, T-price pala yun. Yan. Then, saka natin, so, lagay natin ng condition, if
text box 4 dot text less than or equals to 0, then less than 0 pala pag nag negative. So message box natin, ngayon natin anong nalagay natin kapag kulang yung bayad, ha? So kulang lang yan, kulang ng bayad. So message box style dot critical. Else kapag hindi naman, syempre yung text box 4 dot text is equals to change dot to string. Yan. So meron tayong isa, dalawa, tatlo. Magkano ibabayad natin? Paano kapag binayad natin ay 500 lang? Pag tinap natin yan o nilipat natin doon sa change, the text So, nag-error siya kasi hindi pa natin nalalagyan ng laman. Dito pa lang natin nilagyan ng laman eh. So, pertain na lang tayo dito kay variable na change. So, 1, 2, 3. Then, 500 lang bayad natin. Yan. So, kulang ang bayad. Kaya bahay lang kung gusto yung clear to. So, 550 ang lagay natin. So, may sukling 20. So, ito na yung payment natin. So ngayon, paano natin isi-save ito? Itong tatlong to, sabay-sabay. So gawa muna tayo ng pagsisiban nito, ni product transaction. So product transaction, ano ba yun? So TR, total quantity, total price, payment change. So ito muna, para masave muna tayo yung transaction. So, bali mangyayari dyan, dalawang best tayo magsisave. Isa doon sa transaction, isa doon sa product transaction. So, sub, save, transaction. So, query. Wala pala tayong dine-clear. So, doon yung query na lang as a string. Bakit? So insert into transaction. Ito yung pangalan ng table natin. Transaction lang ba yun? Ngayon kung ano yung mga column na lalagyan natin. So pwede naman kahit kulang yung column nyo dyan. Kung merong hindi kayo ilalagyan, okay lang yun. Pero dapat pantay yung column nyo dito, ha. So, naka-parameter siya, mayroon yung at sa unahan kasi hindi pa natin define kung ano yung ilalagay natin dyan. Dito pa lang natin gagawin. So, para magawa yan, kailangan pa rin natin ng command. So, cmd sql client dot command, then query, then sql code. So, dahil hindi naman tayo mag-read ng data, hindi natin kailangan ng DR. So, ginagamit lang, tandaan nyo ha, ginagamit lang si DR kapag mag-read kayo ng data. Dahil magsisave tayo, maglalagay lang tayo ng cmd.parameters.addWithValue. Okay.
TR. Then sa mga galing na text box. Text box 5. 2. 1, 2, 3, 4. 3. Why not? Where? So cmd.execute.nonquery cmd.dispose. Okay? So isa pa, gawa pa tayo ng isa. So lagay natin save product transaction. Hey, alis na yan. May pasok na yan eh. So, TR product ah PID pala muna. PID product then quantity then subtotal. Okay. So yung PID natin sa mga galing, naka-define na ba agad? Okay, dyan ba kayo? Okay, PID natin sa mga galing. PID, saan manggagaling? Eh, dapat dito. So, lahat ng PID rito, i-save natin. So, hindi pa yan naka-define. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng pansamantala ulit. So, variable, PID as string. Okay? Product. So, PRD na lang gawin natin as string. So, variable ulit. Quantity. Siyempre, integer yan. Okay? And then, subtotal. Variable as total. As decimal. Yan. So, dito natin nilagay yan. So, PID. PRD. Then S total. Okay? Ngayon, dito na tayo sa button para makapag-save tayo. Okay? So, save. Transaction. Then, save. Product. Ah. Save transaction. Unahin na muna natin yung save transaction. Okay? So, bakit nakapula yung save, save product transaction natin? Kasi wala pang laman. Okay? So, saan daw manggagaling? So, PID natin. Saan manggagaling? So, lalagay tayo dito ng for each. For each X as data grid euro in data grid to that rows.
Okay? So, x.cells 0, kasi ito yung PID, dot value. Okay, next. So, mag-highlight naman dyan kung ano yung next. PRD. So, x.cells 1, dot value. Zero, one, two. Three na dapat to. Okay. So, check natin. So, dalawang chicken wings yung coin natin. Isang burger steak. So, TR number 001 muna tayo. Ngayon natin TR. Okay. 600 yung binayad. So, 40 yung sukli. Payment natin. So, meron tayong error. Near transaction. Insert into... wala pa rin akong net. I-rename natin to transaction natin. Hindi niya binabasa. Okay, so check natin sa SQL. Select. Okay, so nag-save ba yung transaction natin? So, isa lang yung ginawa natin dun sa transaction. Pero dun sa transaction product, dalawa. Para pagdating sa resibo, okay, ito yung ipiprint natin. Okay, hindi ito. Kasi kapag nag-overlap siya, example, lahat 400 yung binayad, okay, mag-overlap siya. Okay, stop na yun natin recording ha.